19 ng Enero, Sabado, sa unang linggo ng karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pumunta si Jesus sa tabing dagat at lumapit din sa kanya ang lahat, kaya nagturo siya sa kanila. Nakita naman niya sa paglalakad si Levi na anak ni Alfeo na nakaupo sa singilan ng buwis at sinabi niya rito, "Sumunod ka sa akin." At tumayo ito at sinundan siya. Habang nanunuluyan naman si Jesus sa bahay niya, maraming tagasingil ng buwis at iba pang makasalanan ang nakisalo kay Jesus at sa kanyang mga alagad. Talagang marami sila. Ngunit may mga guro ng batas namang sumusunod sa kanya. Nang makita nila na nasa hapag siya kasama ng mga makasalanan at maniningil ng buwis, sinabi nila sa kanyang mga alagad, "Ano? Kumakain siyang kasama ng mga makasalanan at maniningil ng buwis?" Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya sa kanila, "Hindi ang malulusog ang nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Hindi ako pumarito para tawagin ang mabubuti, kundi ang mga makasalanan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, maraming tagasingil ng buwis at iba pang makasalanan ang nakisalo kay Jesus. Ipinakita ni Jesus ang kanyang saloobin para sa mga makasalanan na totoong kakaiba sa pananaw ng mga eskriba at mga pariseo na itinuturing na mga modelo ng moralidad sa lipunang Hudyo. Itinuturing ng mga pariseo ang kanilang sarili na perpekto at laging tumutupad sa batas. Ipinamalas ni Jesus ang kanyang misyon bilang tagapagligtas. Tinawag ni Jesus si Levi, isang kolektor ng buwis na sa paningin ng mga pariseo ay isang makasalanan. Pagkatapos noon, kumain si Jesus sa bahay ni Levi kasama ang iba pang mga kolektor ng buwis. Hindi pinag-uusig ni Jesus ang makasalanan. Ang kaligtasan ng mga makasalanan ang hinahangad niya. Napupuot si Jesus sa kasalanan ngunit nagmamahal sa makasalanan. Hinahanap niya ang mga makasalanan, hindi upang samahan sila sa kasalanan o kaya ay parusahan, kundi upang hikayatin silang magsisi at magbagong buhay. Pagsasagawa, anong tingin mo sa sarili mo kumpara sa mga makasalanan?